What's up mga tamago, Arinola Gusayim sa inyong lahat. And ituloy na nga natin yung ating withdrawal tutorial dito sa Kariverse. Bali, ang pinakagagawin natin is yung celeb token natin dun sa loob ng laro. E kailangan ma-withdraw natin hanggang sa GCash. Get ready guys kasi maraming pasikot-sikot ito, no? At eto na, simulan na natin. First step, ang kailangan natin gawin, pumunta muna dito sa w3con.kariverse.io/swap. Ilalagay ko yung lahat ng link na gagamitin nyo dyan sa description box. So sabihin natin 16,000 na lang mga tamago. Ilalagay ko dito. Pero bago yon, mamili muna tayo dito. Wala namang ibang option pala. P-Fando mga tamago. Diyan muna natin i-convert 16,000 celeb tokens. At makaka-receive nga tayo ng 4,750 P-Fandom dapat. Make sure mga tamago, para lumabas ang inyong balance, e nakalag-in ang inyong wallet dito, yung Kling wallet nyo, dito sa w3con.kariverse.io. So ngayon, pindutin na natin itong swap mga tamago. Huwag din kalimutan, kailangan po may mati kayo na pang gas fee dito sa inyong Kling wallet. So pindutin na natin yung swap. Progressing, submitted successfully. Check the history for final results. Inlik ko itong history dito sa taas mga tamago, and as you can see, yung celeb token na kinoconvert natin papuntang P-Fandom e nakapending pa po. At ayun na nga guys, ano, inabutan nga tayo kasi ng maintenance dito sa pag-withdraw, and finally ito, na-receive na natin yung itong ating P-Fandom token. So next thing na gagawin lang natin pumunta ulit dito sa swap, ilagay itong P-Fandom, at dito naman sa baba Fandom. Ilagay nyo lang yung desired amount and make sure na meron kayong platform fee na ititira. Kapag nailagay nyo na yon, scroll nyo lang pababa, then click swap. After nyan, makaka-receive na kayo ng transaction submitted successfully notification na katulad nito. Nagkaroon ulit sa akin kagabi ng bending, siguro marami kasing nagpapapalit, pero ang ginawa ko lang, inulit-ulit ko lang yung pagsaswap from P-Fandom token to Fandom. After ilang tries mga tamago, nag-success din naman at naandito na nga sa aking wallet itong Fandom token ko. Next thing na gagawin natin is pumunta tayo sa clingswap.io at ipapapalit naman natin to FDX or yung Fandom to CBTX o yung Kariverse. Ilagay nyo lang yung desired amount and press confirm. Make sure na meron kayong matik sa inyong Kling wallet. Make sure din na nakalogin kayo sa inyong mga Kling wallet. Meron ditong approval request na lalabas. Pindutin nyo lang yung approval. Then meron ulit confirmation dito sa gilid na lalabas. Confirm nyo lang. Next naman dito, pwede na tayo mag-swap. Click nyo lang yung swap. Meron ulit lalabas na confirmation. Scroll down and confirm lang ulit yon. Then makaka-receive na kayo ng complete transaction notification. Tinik ko dito sa aking wallet mga tamago at naandito naman Kariverse token CBTX 33.429 ang ating nakbuha. Sobrang konti lang nito mga tamago dahil hindi naman kasi tayo talaga nag-grind. Pero ang iba nga daw sinasabi nila dun sa Discord nakakakuha ng 2,000 pesos per day. Ang value mga tamago ng CBTX ngayon to PHP 4.49 pesos. Based dito sa conversion sa ngayon mga tamago, ang tansya ko dito sa celeb token 10,000 celeb is equals to 50 pesos. Yan pabago-bago ha. Depende po yan sa merkado. At kapag magwi-withdraw ka ng celeb token, kailangan mo magtira ng at least 10,000 minimum celeb token sa loob ng laro. So yung excess sa 10,000, yun lang ang pwede mong ma-withdraw. Next thing na gagawin natin mga tamago, kukunin natin yung CBTX natin at dadali natin dito sa BitGet. Assuming lang po na meron na kayong account dito sa BitGet, ano? Pero kung kayo ay wala pa, gagawa tayo ng another tutorial para sa inyo. So pumunta ako dito sa aking BitGet at nag-sign in ako. Ina-highlight ko lang tong wallet na to at may nakalagay dyan, spot account. So i-click natin yan. Makikita nyo to at meron ditong search bar. I-type nyo lang CBTX. Lalabas kagad si CBTX at dito sa dulo sa under ng action tab, meron ditong deposit. Click nyo lang yung deposit. Then dito mga tamago, nakalagay naman dyan select a coin CBTX na nga. Pero choose network, wala tayong ibang pagpipilian kundi Matic. Click lang natin yung Matic and lalabas na itong deposit address, copy address. Then balik tayo dito sa ating Kling wallet widget mga tamago and click lang natin itong send button. Then mga tamago, makikita natin to Kariverse token, click lang natin yan and ilagay natin dito sa to address yung ating kinopyang address dun sa BitGet. Tapos ilagay lang natin dito kung ilang amount. Sa akin, ilalahat ko na, click ko na lang tong 100%. Scroll lang natin pababa at may confirmation ulit dyan. I-confirm lang natin, confirm lang ng
confirm and i-check nyo yung wallet nyo, mga tamago. Kapag ka nabawasan na yung inyong Caribers token sa inyong Kling wallet, abangan nyo na lang po na dumating sa inyong BitGet yung inyong pinadalang CBTX. So bumalik ako rito sa BitGet ko, mga tamago, at tinignan ko ulit itong aking account at nakalagay dito CBTX, ito status validating. So kung makikita nyo yan, yung details, yung pinadala ko kanina from Kling wallet to BitGet, ito po yung value 33. So intayin lang natin yan at maya maya dadating na to. So as you can see, mga tamago, dito sa aking spot account, nag-reflect na nga, andito na yung aking 33 CBTX at ang value niya ngayon ay $2.66. So mga tamago, hindi pala tayo makakapag-withdraw, no, from BitGet up to GCash kasi ang minimum po na withdrawal doon ay 5 USDT. Ang gagawin ko po ay magfa-farm muna ako dito at gagawa tayo ng part 3 nitong withdrawal natin. So hanggang dito na lang tong episode na to. Ingat kayo, tamago out.